Hey guys, good morning and welcome to our channel. Today, kasampung araw na natin sa pagbabike. Kasampung araw natin, may naisip ako ng konti. Pagbuhay natin, nakaka-boring kasi parang point A to point B na lang yung biyahe. Masyadong dry. So ngayong araw, naisipan kong baguhin ng konti. Siguro baka ganito na lang yung gagawin ko araw-araw. Maghanap tayo ng ruta. As long as maabot nito yung 50 kilometers above, yun na. Yun siguro gagawin ko araw-araw. So ngayong araw wala lang, napagtripan ko lang. Try kong subukan pumunta ng Magat Dam. Since kilala ang Magat Dam sa mga siklista kasi maraming ahon dito, akyatan. Sa mataas-taas din kasi ang Magat, lalo pag inabot mo dun sa mismong level ng dam, nasa 114 meters din yata yung taas niya. Kaya mataas-taas rin siya, which is sakto sa mga tulad ko na baguhan sa pagbabike. Kasi talagang matre-train ka dito, lalo na sa mga ahon. Kita nyo naman dito sa anino ko dito sa video, pangit ko naman pedal, halatang laspak na. Wala pa ako sa kalahati niyan. Simula kasi dun sa junction sa may highway, unti-unti nang may kwan, unti-unti nang may ahon tong dinadaanan natin. Kaya bago pa paman din makarating dun sa talagang pinakamataas na ahon niya, which is malapit na dun sa tuktok ng dam, medyo laspak ka na rin. Kaya maganda, magandang pagpraktisan dito. Kaya siguro uulit ako rito, pero saka na siguro muna. Kita nyo naman kung ganong ahon pa lang galawang laspag. Tingal na ingal na ako dyan, nakala ko nga hindi na ako tutuloy dyan pero sige lang, try lang for experience, eka nga. Makikita nyo dito, simpleng akyatan pa lang, simpleng ahon pa lang to, hirap na ako. Halos maubos ko na lahat ng cambio ko dyan. Ang mali ko kasi, nawala sa isip ko, nakafix kasi itong cambio, nakafix kasi yung sprocket ko sa harap. Bali pag mountain bike kasi, usually tatlo yung sprocket niya doon, tinanggal ko yung controller ng cambio sa harap, tinanggal ko yung cambio niya, nakafix siya sa pinakamalaki. Tapos doon sa likod, 7 speed siya, pero in-adjust ko, bali 5 sprocket lang ang gumagana. Purpose ko kasi kaya ginanong ko nun to, para matrain yung binti ko, para masanay sa mabigat na pedalan. Ang pagkakamali ko ay sinabak ko siya dito sa hydro, which is napaka hydro dito sa Magat Dam, which is maraming ahon. Yun na nga, halos maubos ko na lahat ng cambio ko, ganun pa rin. Napakabigat pedal napakabigat ng pedal. Pero sige lang, banat lang. Ganda rin to para masana yung binte. So
So, bali andito na nga tayo guys. Kinat ko na lang yung video. Medyo mahaba-haba pa kasi yun. So, bali andito na tayo. Ito na yung ipinagmamalaking ahon ng Magat Dam. Hindi naman siya totally ganun kataas, pero maganda siya. Magandang pag-ensayuhan, lalo na sa mga bagong kulay ko na gustong sanayin yung binti sakyatan. Maganda to. Kasi medyo mahaba-haba siya. Saka mataas din. At saka sa klase ng kombinasyon ng sprocket na meron ako, talagang mahirap akyatin to para sa akin. Pero sinubukan ko pa rin. Yeah, ito. Panoorin nyo na lang guys kung paano ako nahirapang umakyat dito. Sa part na to, gusto ko nang maglakad. Nahiya lang kasi ako dito sa mga bumababa. Pinilit ko na lang ihaon kahit hingal na ako. Pero maganda naman, worth it. Worth it siya. So yun na nga, no, buti na lang hindi ako bumaba kasi sa taas pala nito marami ng mga kuha ng akyat na siklista. Yun, nakatahiya sana. Yeah, okay lang, magandang experience siya. Siguro ulitin ko pa dito. Worth it pumunta dito. Yun nga lang, sarado. Hindi ka makakapasok dyan sa may park ng dam. Sarado. Hanggang dito lang yung mga siklista. Punta lang ako dito sa Magat Dam para mag-CR. Diretso CR ko dyan. Ihing na ako, grabe. And after kong umihi dito, bumaba na rin ako. May hinahabol pa akong oras kasi kailangan ko pang magbukas ng pwesto. Kaya yun lang, balikan lang. Pag-akyat ng Magat Dam, i-konde. Then balik ulit ng San Isidro. So yun na nga guys, bali nagpahinga lang ako ng 5 minutes dito sa taas and then bumaba na rin ako. Kailangan na bumalik ng San Isidro. Pero ito yung part na talagang ma-enjoy mo dito sa pauwi. Kasi mas marami ng downhill kaysa sa pangakyatan sa ahon. Talagang ma-enjoy mo siya. Pwede mong isagat-sagat. Yan ang ginawa ko rito, enjoy ko na lang siya.